dyan na, na. So, pag ginatikan ni mo ng collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, mag-hamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Padayon ka muna ka pamilya sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Makatinig alas 6:04 na. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Maing buntag ka ninyong tanan mga katinig. Loy Rosario. Ako ang partner na si Kabong Ponyog, si Ka Grace. So, baybay na itong hisgutanan sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Adlaong Miyerkules na kita, 14 sa bulan sa Abril 2021. Ubay-ubay na itong mga hisgutanan mga katinig, no? Pipila sa mga balita, nga angayan ninyong masayran, kining Yuki variant sa COVID-19, nakasulod na sa SOC Sergeant Region especially, no? Dito sa Jensen, kung diin na gikataho ni Mayor Rivera, nga ang nataptan sa naasoy nga virus mga katinig usa ka 58 anyos nga apur or authorized person outside the residence nga taga barangay San Isidro. Nako, tibok pamilya na ini nataptan pud mga katinig, no? Asymptomatic ang naasoy nga apur unya ang system ini mga katinig niadtong 12 nigawas ang resulta nga positibo kini, no, sa naasoy nga virus. Halaka, paspas ra ba mo kuyanap kini nga Yuki variant nga virus mga katinig. Mao ni ang nagpaspas nga nagpadaghan didto sa kauluhan. Unsa bay ginahimo karon galakang sa tuang nga mga local government unit? Unsa bay ginahimong lakang sa provincial IATF kalabot ni ini, no? Ang pinakaimportante ni ini kay na trace na, no? Katulang pinakaimportante sa tanan nga ma-contain dayon, no, ang naasoy nga infected nga mga katawhan o pamilya aron dili na kini kuya na pa ang importante po nini ang pagpahigayon og contact tracing, paspas nga contact tracing mga katinig. Kay luwag na ra ba ang atong quarantine restrictions, no, diri sa SOC Sergeant region? Gawas pa ni ana mga katinig, unsa bay bation sa usa ka tawo kung naigo sa COVID? Unsa ba ka delikado kining COVID? Ang kamatuoran bisan pa daghan na kay mga balita nga nakita nato sa kauluhan, daghan na kay nangamatay, daghan pagyapong dili mo tuo sa virus. Sumala hinimo-himo ra ni sa mga doktor aron makapangwarta labi na ron nga 700,000 plus, no, ang package sa PhilHealth. Daghang matingala nga ideklara og COVID patient ang usa ka pasyente nga gisud dili man daw positive. Unya paggawas positive na. O mo nang ilahang mga ginasulte og daghan niini, daghan man pud nagatuo nga tinuod gyud ang virus, no? Mas maayo mga katinig nga ato ang siren kung unsa bagyod ang bation sa usa ka tawo pag naigo sa virus, no? Mismong doktor ang naigo ni ini. Si okay lang ba doc atong Ilhon doc yung pangalan? Kay back to normal. Oh, back to normal lang nga pagpanerbisyo karon ni Dr. Doc. Good morning si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan. Yes, Loy.
Okay lang ba? Kung na to. Oh, okay lang ba, Doc, nga kung ilhon imong pangalan? Okay ra? Sure, wala ko gingin. Si Dr. Kadel, Dr. Jojo Sinulinding Jr., no? Ang ato ang kahinabi karon mga katinig. Doc, hands-on good nga nagahawid sa mga tawo nga naghatag og serbisyo kay kahinumduman partner nato ang ilahang District Hospital di sa Kabakan katong sa operasyon sa mata. Doc, pwede nimo ikwento aron ang atong katawhan magamping kanunay nga dili maigo sa virus, unsang masinati no sa usa ka tawo kung maigo sa virus, unsa imong experience o unsa imong gihimo human ka para makasurvive ka niining crisis sa imong kinabuhi. Gusto na to nga ipagalo sa tanang atong tagapagpaminaw na kaning atong experience ng COVID pneumonia survivor na exposed kid ni dito sa Manila noong March 6 with my driver. Ang atong doctor at ni nakuhan gid siya Lloyd at matay siya. Oo. It's 17 ng March. Sa 17 sa Abril, ay kuhan sa Marso. Marso. Oo. Ako, nagsymptomatic ko Lloyd sa 12 sa gabi. Oo. March. Pero may ang simula emotasyon ng pro. Ay, Doc. Kajot to. Kining okay lang mo transfer ko sa Picas line nimo kay medyo chapa-chapi gamay ni. Pasaylo lagi ko doka. Salamat kay si Doc Jojo. Actually si Doc Sinulinding nag atong gidisturbo ni no kay sayo kay siya ni mata no. Naga fasting mo si Doc. Gitagalang kita niya higayon nga ma-interview karong buntaga. Munang pasalamat kay ito sa iya kay tagaantag time. Doc, kini Doc? Maayo lang. Kini, mas maayo. Mas maayo ni siya, Doc, nga signal. So, okay. March 12, namatay itong imong kauban? March 17. 17. Matay itong driver. Hmm. Then? Ako driver sa Manila. Oo. Pero ako, symptomatic ko, March 12. Okay. Admit ko sa CRMC, March. And dito yun ang full-blown case sa pneumonia. Listen, Lloyd, ang experience siya kay murat kagigtan sa imong baga. Kagaginawa, Lloyd. Maski on staff pa ka-healthy ang atong lawas, wala ko'y bisyo, wala'y sigarilyo, wala iyon sa liha. Pero pag naigang yung kag-pneumonia, murat kag-ista nag-ihagikuha sa tubig. Nga dili maglisod og ginhawa. You will be gasping for air. And I have seen a lot of patients admitted during my stay. Ang uban loy na namatay yun, loy kayo tanawon. Oo. So I have been campaigning hard sa tanan ng mga pumuluyo dito sa ato. Oo. Especially mga tagapagpaminaw sa ato nga at the time nga ako nagkasakit. Maski pasyente sa Arakan, pasyente na ako sa Kabakan, ako tabato, nagsultig yung ko sa ilang I cannot serve them until mag-negative yung ko. Oo. Doc, kadyot Doc, okay lang ba sa imo ha Doc, mo istorya o kuan kay kabalo ko katulpay mong tutunlan o doon na pa'y kini siya, epekto pa ba niya? Okay lang. Oo, okay lang. Sige Doc. Okay lang yan siya. Okay, sige. Pero, so negative na kakaroon sa virus? Negative ako on the 30th day. Aha. So ika second week sa akong infection. Mura nag si Erap, no? Na nag-negative na. So kanang kuan Doc, nakaagi ka o kuan Doc, kanang sa tawag na gigamitan og machine ventilation? Yes. Gigamitan kag ventilator. Nagamitan ko ana Loy. And katulong lagi Loy because mo fight jud ta sa ato kinabuhi. Oo. Kanang yun ang pinakasusi ana. Our will to fight over this nasty virus.
So, sa atong mga pumuluyo, ang gasto anit ako kayo, Loy, kay naisa katambal, nga gipalit na ako, gi-inject sa ako. Mm-hmm. Katong tusilimusab na it cost 29,800. Wow. Isa ka bayan. Kuan ni siya kaning antibiotic ni? Mura siya ga anti-inflammatory. Mm-hmm. Para ma-avoid ang reaction nga DIC katong disseminated intravascular coagulation. Mm-hmm. So ang nagpabilin karon Loy. Mm-hmm. Asma, kaya naaman ko yung asma sa una. Ah, nabuhi ulit yung imong asma. Yes, at grabe yun ang atake karon. Mm-hmm. Because even now, negative na ko, mm-hmm. pero ang asma, mm-hmm. yapon. And usually, mag-atake ang asma, buntag yun ang luit. O, kanambug na ang panahon. Oo, hindi tao. Oo. So, kanay pangayon na ko sa tanang mga na puminaw sa ato ron, mm-hmm. is amping jud mo. Mm-hmm. Dili ni madalag tambal and ayaw magsalig sa bakuna. Correct. Ang lang yun, magsalig mo sa mask, sa shield, mm-hmm. sa hugas kamay, o sa physical distancing. Mm-hmm. Sa mga usog kayo makigkaon sa mga amigo sa mga higala. Oo. Spud mo. May di ha common ang transmission sa kaon. Kaya ito. Kung akong driver ito na ako sa Manila, mm-hmm. yes, may kaon mi duha. Mm-hmm. Pero nagsugod na ang iyang simptoma, tuan na na-expose ko sa iya. Mm-hmm. So, tungod lang sa adat. Kay amigo man ako, kay driver, personal driver na ako sa Manila. Mm-hmm. Tapos, wala malikayan nga mukhaon ni kay kana na gyud ang among batasan bang pag magkita ni after a long time na wala ko kadtong Manila ni adto ko dito ko na expose dili ko na expose sa mga to sa akong mga pasyente kay grant ko magamping Loy pero that moment nakalimot jud ko nga mukhaon mo duha nga wala ko kabalo sa iyang history kay naa naman siya gamay-gamay nga ubo ba aha. So, abi nimo ordinary ko, lang. Abi na kog ordinary lang na allergy. Mm-hmm. Dili di ay naa di siya'y active case na COVID. Mm-hmm. To ana 4 days after mi nagkita. Oo. Na-hospitalize na siya. Ako nagsymptomatic ko 2 days after siya. Mm-hmm. Hospitalized. Paspas so, kayo no? Paspas pero ang tanang nakitaan ako nga pasyente bago ko nag-isolate, immediately, Loy, symptomatic na ako, nagpa-test ko dahil yun, nag-gawas nga positive sa rapid test. Kaya mismo sa ospital. Pero sa tanang na akong nakitang pasyente, mientras nga wala pa ko nagpa-test, wala pa yung na-tuan sa ila, kaya stricto kaya ko pag-abot sa klinik. Pili ko na walay mask ang pasyente, walay alcohol. Oh, na-experience na ko na pagsulod na ako sa Deseret eh. Kinahanglan yun, kumpleto ka o pang-protection. Yes. Kay dili ta gusto Loy, nakita mismo ang source sa infection kay ang atong mga kaigsunan, musalig sa ato nga mag-ayos sila. Mm-hmm. Dili sa sila maapektuhan. So, inuna niyang ang nahitabong resulta, Loy. Before ka natakdan sa virus, Doc, unsa imo hang pamati before? Kasi kanamang good ang ginasulti ka nunay, pag once na weak ang imuhang immune system, dali yung ka makapitan sa virus. That time nga nagkita mo sa imuhang driver, unsa imuhang health condition? I was okay, Loy. Mm-hmm. A1 condition, okay. Pangyog ko, grabe ko mag-amping sa akong lawas, sa akong health. Kompleto ka to ng mga vitamins. And exercise, everything, Loy. Makita ka nga ang akong parameters sa clinical index na ako, maayo kayo, walang yung kay problema. Pero tungod kina trigger ang akong asthma, nag-complicate para mag-pneumonia ko. Ang akong asthma, naalang yun niya, katugyod ang number one nga napukaw o na-trigger, nagpaspas kayo ang pag-complicate,
sa pneumonia. So at least God is... ng mga pasyente na naay lung conditions, asthmatic, naay emphysema, naay bronchitis, mga pala sigarilyo, mga na-expose sa mga usok, no, sa mga aso, mga drivers. Mm-hmm. Pag-amping jud mo, kay ayaw mo salig na kamo, maayo imong kahimtang. Kay once ka mo trigger ang asthma, series of events ang may tabo sa imong baga. To ang sa ako, pagka-symptomatic na ako, 12, abi na ako, makaya lang na ako sa balay isolation through proper medication. Kay monitored ko sa tanang consultants, sa balay lang ko, pagka-positive na ako. And then, nag-deteriorate tuloy. Hanggang sa petsa 90, di naging di makaya. Nag-adto naging ko sa hospital. Kaya ang akong oxygen saturation was already 74 only. Na ang imong para functional ka, dapat 94 ang imong oxygen saturation. Ako nagnubo sa 74. I almost died. So, ang masulti na ako, Loing, this is a second lease of life. And I ask God. Kay at that moment, wala naman ko makuan makaptan ani exact ang imo pagtuo naman lang. Faith na lang sa Ginoo. Og sulti lang gina ko nga if there's still a mission for me to fulfill in this world, then help me finish it. Katulog sulti na ko. On the second day, on the first day, naka high oxygen flow na ko sa ventilator. And ang oxygen pag taas kayo ang concentration, sakit kayo sa ilong. Nagadugo akong ilong tungod sa high oxygen. Pero ingon sa doktor, agwanta ha, doc. Kay ingon hana gina siya. Kanilang yung time experience. Kumakitaan yung picture ni Erat Estrada. Anag ang atura katong na ako sa ICU sa CRMC. And sa tabang sa Ginoo, on the third day, Loy, nag-almost back to normal ang akong oxygen saturation. Ibalik ko 94, usahay mag-6%, usahay mag-98%. And that is the turning point na sabi ko, I should go out and I will not be admitted again sa hospital. Kay nakitaan na ko, Loy, sa isa kasimana na ko stay, tulog ka, nag-agi sa among door nga, mga COVID nga, giputos na lang ba? Kaya sa akong buhat nga, these people should have been spared. Because, you know, na kanina mga tao, they are still young and promising. Yet, another waste of life tumudri sa COVID-19 ni. And ang akong masulti sa tanang tagapagpaminaw na ito karon, Loy, na you have to take care of yourself. Do not rely on the government effort because our government now is struggling to contain and to prevent the spread of this deadly disease. Dili makaya sa gobyerno. Ang makakaya lang yun ani ang atong kaugalingon. Daghan kay sa ato gasilag reklamo na wala nay panginabuhi, wala nay lingaw kay sabalay lang sila. Pero tulayan ninyo na matubuhan mo, masulayan ito na injeksyonan. Kinsi ka disis sa kadlaw, sa tiyan, sa kamot, anan na testing injection ang akong mga kamot, Loy, na puno ng buntog ba? Kasi kadagtagong nga nitusok sa ako, sahay, musipit, kadi maigo ang ugat, kahit grabe na ginag inject ang testing sa ako. Masulayan ninyo na sakit kaayo sa inyong lawas, og sakit po kayo sa paminaw sa inyong kaugalingon because sometimes at some point you feel hopeless and helpless. So di agad, Loy, kadaghanan sa ato mo give up. And it's only here our experience is true throughout the world. Isa lang ang experience sa tanan ng mga COVID pneumonia patient na nakaagi sa ICU. It is a uncertain hopeless state of health. So kanagid ang akong may sulting experience na ako medical practitioner. Ako as taga-amping sa kalusugan sa mga tao diri sa atong area.
I will always insist na ayaw gyud ninyo pabayi ang inyong kaugalingon for the sake of yourself and for the sake of your family. Correct, correct. Gawas sa sakit sa lawas, sakit pud sa bulsa. Nya, kung pobre in taon, asa mo kuhag kwarta? Tinuod na siya, Loy. Tanawa ha. Ang isa ka rin di si Beer, kung di nilang tungod sa gobyerno, that cost about 16,000 per bayal. Duha ka beses sa kadlaw. Katong katong gisulti na kung ato sili muksab, 29,800. Asan bang mangita ani kung kita pobre? Correct. Na kung mismo na naipanginabuhi na sakitan man gani unsa na lang sa atong mga kaigsunan nga naglisod sa kinabuhi. Second life ni gihatag sa imuha doc o aduna kay mga mission nga ginahimo especially kanang imuhang paghatag og mga libreng opera sa mata. Kumusta man ni ipadayon ba nimo ni doc unsa plano nimo ni ini? Actually do Loy, katong April 10 nagbalik na ta. Aha. And we did surgeries na sa mga katawhan nga naadto atong sa Arakan. Uh-huh. And karong 24, padayon gyapon ang atong serbisyo and we are planning to offer na absolute free ang operasyon sa mata ug sa bukol kay naakoy nadawat nga grasya ikan sa mga maayong tao nga nitabang sa ato kay nakit-an nila nga maayo ang atong ginahimo para sa atong mga katawhan. So I will take this opportunity na katong mga pobre, mga four piece yod, no? Nga mga kaigsunan nato ayaw muglangan ron kay natay libre nga pag-opera sa mata nga di na mumugasto. All you have to do is go there and submit yourself for surgery. Katong mga pobre kayo ang atong priority karuloy. Kay kanatong atong ginahimo nga handog Ramadan para sa Arakan. Pero ang title para sa Arakan, pero actually para sa tanan. Uh-huh. So pwede na itong himuon nga handog Ramadan para sa tanan. Karong April 24, ayaw magkalimot, Sabado na siya nga adlaw, adto mo sa Arakan dito sa atong farm, kay dito ang atong screening at dito po ta manambal sa tanan nga nanginhanglan sa atong serbisyo. So Loy, praise the Lord nga gibalik ang atong kusugron except lang sa akong ubo ug asma kay wala naman tayo mahimo ana kay naa na magyud na siya. Kay hulaton na lang gyud nato kung kanus amo babay ning akong asma. Pero salig mo mga kaigsunan nga wala na tay problema sa COVID kay negative naman ta. Pero nagpabilin gyud ang unsay kon ana Loy nang murag kung sa tubig pa Loy na ay unlod niya ba kanang iyang minerals na bilin gihapon pero ang sa Ginoo makaya nato ni within a week inshallah. So sa tanan ng mga tagapagpaminaw natong kaigsunan, please feel free to come and join and take the opportunity nga naay naghatag sa ato og tabang para malibre ang inyong mga tambal. Kaya ang akong pag-opera Loy, always man libre, wa man ay problema. Pero karon kay naay naghatag para sa tambal, so katong mga wala jud nga reklamo sa ako sa ay nga dok wala gid ni. So karon ang opportunity nga moadto mo karong April 24. I'm expecting na daghan ang maabot, so ang balunon gyud nato diha, daghang pasensya ug kumbaga lingawon na lang gyud nato ang atong kaugalingon kay sigurado daghan ang mag-try nga maka-avail sa kaning atong activity sa Arakan. Dok, salamat gyud kayo sa higayon nga gihatag nimo ni atong programa. Bisan pag nag-fasting ka sayo kayo ni mata gitagami nimo ga panahon, no? Unta kining nahitabo sa imuhang experience kay imong gi-share, maoy kapulutan og aral sa itong mga kaigsuunan. No? Dili gyud mo kumpiyansa kay pastilan intawon deadly kay ning COVID-19 virus. Salamat kayo sa higayon, Dok. Tinuod kayo na siya, Loy. And before na itong may parting words lang po na ako sa akong mga sa atong mga tagapagpaminaw na yung kanina sakita, dili gyud pamili o kinsa na tawo. Correct. May kaya, pobre, lalaki, babae, tigulang, bata,
mukwan yun na siya, muhatake yun na siya. Mm-hmm. Pero kadaghanan sa mga affected ay kanang mga idaran na o katong naay mga comorbidities, pareho na ako nga naay bronchial asthma. Mm-hmm. So sa tanan nga mga kaigsunan nato, ang tingigid ninyo ang inyong kaugalingon, ayaw yun kalinti ang paggamit sa face mask, face shield, paghuga sa kamot o katong natawag na physical distancing, o glikayigid ninyo nga mukaon mo o sabay-sabay, labaw na yun kung dili ni mo kauban sa balay ang inyong mga yung mga kasabay magkain, Luis. So, mm-hmm, ingatan po natin yan siya, and never let your guards down. Katong isong tinimuloy nga na ang UK variant diri sa atong rehiyon, mm-hmm, ayaw yun mo pasalig kay ang atong mobility sa mga tao karon, grabe kayo ang biyahe. Mm-hmm. At kung grabe ang biyahe ta sa tao, grabe po ang biyahe sa virus. So paspas kayo ang expected na transmission, and I'm expecting a surge in our region in the next month. Kay karon gikan pa sa Manila o sa Central Luzon, ang daghan kayong mga kaso, sa katunayan nga, murag wala na tagapanubo sa 10,000 kada adlaw ang mga cases, and that is very, very alarming. Mm-hmm. So sa tanan ng mga kaigsunan diri, Loy, na we hope na always maintain to stay healthy, to stay safe, and always vigilant. Mm-hmm. Ako, doktor mismo na igo ko ani, despite the fact na I'm so careful about aning precaution, but kanina ang gihatag na Ginoo na nga pagsubok sa ato sa atong Ginoo, and I am willing to take the sacrifice in order for me to tell people to always take care of themselves. Mm-hmm. Ako mismo ang mag-lecture, ako mismo magsulti sa katawhan na ang tingi ko ninyo ang inyong kaugalingon, kay once may gumo ani, wala gyoy maayong laki, walay gwapo ani, Loy, kay once ka natubuhan ka, maskin unsa nimo kagwapo, madaot gyud ang imong dagway. Tinuod na ang gawas lang diha. Ang ang tubo, Loy. Nakita na po anyway, na sa Loy, dagang salamat, Loy, ha. Yeah. Yes, salamat at na kayo. Yes, sa kaigsunan nato mga Muslim, uh-oh, Happy Ramadan Karim Al Mubarak, and sana ang wisdom and blessing and teachings ng month of Ramadan be ours to cherish for our family and our friends and all our loved ones. So talagang tagapagpaminaw, maayong buntag sa inyong tanan. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you so much po. Mga katinig, si Dr. Jojo Sinulinding, grabe ang experience, no, struggle. Ako, kita na ko kanang matubuhan, no? Ako mismo nag-ambubag sa mga natubuhan. Lisod jud kayo mga katinig ingan nga sitwasyon, no? Lisod jud, pinakapait sa tanan, labi nagpublika kay asa man ka mangitag kwarta, no? Katong mga tambal nga ginamensyon ni Doc, perting mahala. Tinig ng bayan. So, pamaagi. Amping lang yun kanunay mga katinig. Alas 6:30, iuno lang atong oras. Mabalik atong programa, mulabay ang pipila ka mga pahinumdom. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Sana ako sulit mas. Ngayon ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawa sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na una-una. Kung gitry ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng kinom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawa sa resulta, natingala ang doktor. Ngano daw nga, negative ang resulta. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Usa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya, mao pagbuhi og mga kahayupan. Pinaagi niini, matabangan ka aron nga mokita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, D3, enzymes, electrolytes, omega-3 ug probiotics na makapapaspas sa pagdago, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas ug makapasinaw sa pani. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galong na tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa 3 ka kilo nga feeds ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, busa pa inyong gihulat. Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar.
Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Makatinig alas 6:33 ng atong oras sa daghang patang pag-aisgutan sa kinatabukan ng atong programa. Ato ang mga kaigsuunang mga ginikanan og mga estudyante. Kumusta? Nasayod kita nga usa lang ang pamaagi nga ginahimo karon sa tuang mga nag-eskwela, especially sa kolehiyo. Diri sa mga estudyante nato sa elementary, high school, senior high, sumala sa Cotabato School Division, ang modular sistema nang ginagamit. So, wa kay problema sa signal sa internet connection, no? Kagahapon, nakasinati kita problema sa internet connection sa PLDT Smart. Wagod, no? Nibalik, udto na. Karon at least okay na. Ang ginahimo karon sa mga kaigsuunan nato aron makakuha og nindot nga signal, ni gastos, nipalit og kanang mga unsa tawag niya na gadget nga makatabang sa pagpakusog sa signal, especially katong ginatawag nila P2P o katong point to point, no, nga kining gadget mga katinig, ginahimo nila magbutang og taas kayong tower, ha? Perting taas agad sa uban, especially diha sa may Lumabis area, sa may Pere, sa mga lugar nga lisod kayong signal, no? Mao nilang gihimo para mapakusog lang ang signal. Unya, wa sila kabalo nga kini di ay kinahanglan ka mananghid sa National Telecommunication Commission. Dili ka basta-basta nga makapatukod lang diha og tore o tower o aron ibutang ng imuhang P2P, no? Kanang point-to-point nga gadget aron mapakusog ang signal. Karon mga katinig, gihingos gana kini sa National Telecommunication Commission ang ilahang kampanya pag-remind o pagpanakop. Illegal din ini. Unsa bay kaso nga kaatubangon, no? Sa mga gipangsita sa NTC, no? Kay nganong illegal kini, kinahanglan mananghid. Ato nang siron, naasala niya sa itong komunikasyon si NTC 12 Regional Director Froilan Hamias. Sir, maing buntag si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Hello, Loy. Good morning. Maing buntag, sir. Maing buntag, Anan, no? Oho. Among nasairan nga hugot karon ang inyong ginahimong monitoring o pag-sita dito sa mga nagtukod o kaning P2P, no? Point-to-point nga mga gadget para mapakusog ang ilang signal sa internet connection. Unsa ba yung mga dapat himuon, sir, bago magbutang ni ini? O sa mga nagbutang na nga inyong gipangsita, unsay ilang tulubagon? Sugda na to na during pandemic, no, nag-start ang pandemic katong Marso last year, no. So katong time, bidtugyod na siya nagdaghan ang kanang P2P. The worst kay naay mga interested user na nagpalit dito sa online. Oh. So the more nga nag-isod sila, nagdugang ilang problema kay nagpalit man online, no, kay anything palit in any telecommunication devices kanang mo transmit o receive, ang dapat man lang gud ana palito na nato didto sa mga accredited radio dealers. So, dili na siya pwede sa online. Kahit kanang online man gud, wala na sila yung mga permit to sell, no? Kanang mga telecommunication devices. Dito so, sila nipalit kay barato man gud. Mulagi. Mulagi na. Kaganya sa buntag, mulagi ng news, no? Kaya ang survey daw sa tatlo ka country, ang reason daw, apil ang Pilipinas na, ang reason daw nga nung online sila kay convenient, low price, o makita din nila ba? Makita nila ang ilang gusto nga paliton. Mm-hmm. So, munang isa ka reason dia. Pero basically, parato lagi kay wala man sila gabayad tax, wala man sila ginabayad din o administrative cost, no? Wala na sila manpower nga ginasilduan. Wala po sila permits nga ginabayaran sa LGU, even sa DTI, wala na sila ng mga dokumento. Mm. So, muna siya ang
isang relasyon. Although that's the trend, no? Munang challenge sa panggobyerno, unsao na siya. Katong mga nakapalit na, uh-huh. Ang ato na lang himuon, no? Magbayad na sila o ginaingganyo na to sila, no? Nga pag-una, bag-uta moabot sa isa ka drastic na action, uh-huh. Na ipasaragi na sila o ipadown ng mga towers, no? Ato na sila gina-persuade niya, aplayan lang ila. So, bayaran nila ang mga government regulation fees. Then, ug-unsa pang mga other requirements. Just like others nga nag-avail din sila sa pagbayad, no? Sa mga regulation fees. So, unfair man po para sa mua, para sa tua, mm-hmm. Unfair po, no? Sa uban nga nag- bayad, ang uban dili magbayad. Mm-hmm. Tapos usahay isug pa ng uban na mubutang lang og mga towers despite the fact nga naka-interfere na sila. So mo reklamo kung itong mga naka-apply na, no? O kanatong na ay mga permits. So those are the things ba. Then number three, need yun na siya kay anything nga mo transmit, no? At the same time mo receive, kailangan lang ginagawa siya o permit. Mao man na ang regulation na ito, no? Sa Republic Act 3846 na nai-provision diyan, no? Nga bago ka magpalit, unang basic, no? Bago ka magpalit, ma-apply ka, may mo kang sulat sa MTC, ibutang ni mo sa imong sulat unsa imong purpose, huwag asa ni mo na ganito, no? Huwag unsa klase ng radio imong paliton para mag-guide ka. Mm-hmm. So, after that, tagaan ka na mo ang permit to purchase. So, after permit to purchase, mapalit, tagaan ka na kay 6 months ana. Nga, magmuni-muni, huwag asa ka mapalit. Mangita ka, huwag asa barato, di ba? Mm-hmm. So, there is a Region 12 or Annex Region Offices or pwede man po sila mag-adto sa Manila kaya basi barato dito. Maka na yung mga accredited radio dealers diya. Kaya mga radio dealers na to, nagabayad na sila o business permit. Mm. Na na sila'y DTI, na sila'y SEC, na na sila'y radio dealers permit, na submit na sila og mga sales and stock reports sa LGU, sa nako na sila ginabayaran ba, no? Sa BIR. Oo. No? At no, pinakalisod dyan eh. Karun, ang BIR yun, kaya strict token siya, no? Actually, mao ng mga istorya din sa mga stakeholders na to, no? Kay ang BIR nagtaas po ang ilang cost, no? Kay ang BIR nagstrikto, no? Although na nang pud may mga platforms nga dali na convenient na pud ang mga tao or ang mga stakeholders sa tumubayad kay ano, pwede na matong bayad online, no? Oo. So, basically, sa mga nakapalit na, nagtukod na nga wala na nang head kay nagsuon-suon lang kay lagi ginahanglan sa ilahang mga estudyante kining naasoy nga P2P para mapakusog ang signal. Unsang obligasyon nila karon? Pila ilang bayra nang dapat o unsang pwedeng buhaton? Nalala sila kay wala man sila permit to purchase. Aha. O construction permit. Nana sila administrative fees ng bayaran kanang penalty nila ba? Aha. Fine. So ang ginahimo ganit nato, no? Kay actually ang fines ana per unit. Aha. Uh-huh. Okay, duha man na kadaghanan. Oh, kadua gina. So dili man pwede, so at least duha gina, no? So per unit ang administrative fine ana nga nabutang dito mura hindi ko magmalit no, mga 5,000 gina siya, no? Mm-hmm. Pero despite that ato po na gina a little bit gina-reduce gamay para lang makumbinsi ng mga stakeholders na to na kay we understand how important, no, ang internet connectivity sa panahon karon, no, labaw na diya sa mga area nga dili maabot sa PLDT, sa mga fiber to the home, no, sa PLDT. No, so sama diri sa kidapawan nga hinagay ang signal. Correct, sakto na. Mm. So ingon ana siya. So ang mahata din nag-pressure sila kay ang government pod, no? Need pod sang government na to karon ang revenue, no? Kay dagan dagan daya project ang government na to, no?
so at least makatabang ta sa pang gobyerno, no, dire kay presidente, kay kinahanglan pud nila ang pundo, no, ang funds ana. So labaw na kaning COVID pandemic, ang mga ginabayad biya sa NTC gadiretso na siya sa Treasury of the Philippines, no. Mm-hmm. The following day amo na sa i-deposit diretso na siya sa Treasury of the Philippines. So mo pud na dira pud na makuha og pundo ang DBM, no, para uh-huh. i-funds na sa mga projects, no. Labaw na kana siguro base pagpalit og mga COVID vaccine, no. So mao na siya ba, so kinahanglan lang gina sila nga mo bayad kay ang kung dili ko na sila mobayad ang amunay mo within the year, no, we will be coordinating with the telcos, no, with the Globe, Smart, LDT to assist us, no, in enforcing these people nga wala nagbayad, no, nga dili mo bayad, para mapugo sila magbayad. Kung dili sila, di idulaw nilang signal, no, o uh-huh. ipanawag ng mga tower. So mo na siyang isa ka repercussion ana kung dili gina sila madala. Ay unfair ba, unfair. Correct. Reklamo ba ang mga gabayad? Uh-huh. Tingnan na siya. Then ang ulan dili man gid milisod duman. Uh-huh. Dali man ang uban sir, ang gihimo sa uban sa mga nasita, ilahan na lang gitanggal o ginaog tong ilahang mga tower, gidismantle. Human nila gidismantle kini o gitanggal, unsa napabagyapon sila ikaso nga ato bangon? Actually, kung ato ginan sa tanaw, na ginan sila ikaso, pero we give them na lang some sort of leeway, no? Na itago lang nila. Dili lang nila. Dili lang gamiton. Oh, dili na gamiton. Kaya dili man, you say naman na kung dili na may butang sa taas. Oh, okay. Ang problema mong good ni ini, gawas sa makatabang sa ilaha pag hatag og mayong signal, naka-interfere sila sa laing frequency, di ba? Correct. Nga nagagamit sa airwave. Oh, kaya ang frequency band ba yan is 5 GHz pa na na. O ang isa 2.5, no? Mao nang gina-allowed. So, siyempre, ang tendency mo ko sa radio, pag may masensya na siya nga nag-interfere, muhap na siya. Uh-oh. Mulukso na siya sa lahi ng frequency, then kung bakante dito, okay na siya. Oo. Kaso lang kay tungkol ng daghan na, manyabagan po mga illegal nga nag-interfere, muna siya ang lisod karon. So, ang regulation policies, ang NTC apektado, no? Kay, siyempre, naabaya sa diha gibutang para mo regulate, no, para ipanormalize ang operation, no, kay ang tendency baya sa resources, no, sa government resources kaning frequency kung dili na sa manage well, dagan gubot ba na, no, just like sa FM, no, kung dili na sa manage, oh, mag-away ang signal sa, oh, susama sa mua adunay ka parehong frequency pag abot sa lugar nga kinsay pinakakusog, mao gid toy magkuan na di na masabtan kung unsa na ang imong gilapaminawan sa radyo, kay gabangga naman parehong signal. Correct, sa proximity ba? Oh. Tingnan lang ni kuan, no? Pero siguro gitun-an po na kay naging na-technical study po ng gihimo ang NTC Central ang inyo ang pareho frequency kay basig na yung mga bukid diha ba? Oo. So, murag ana na siya. So, proximity, nilayo na kaya dito lang mo magbikla na yana. Diliman po pwedeng magpakus ganin mong signal. Kailangan po yung limitation, di ba? For example, kung imo ang permit, 5K, kung 1K, 1K ka lang, di ba? Di ka pwedeng nga mulan pas diya. But ang problema, ang location sa imuhang tower. Kay kung taas imuhang location, mas kusog yun imuhang labay. Oh, dili mo na ginasya nga mo nang limitation ginaingon ni Muloy. Kung halimbawa limitado ka ug asa ang mga para ug unsa ng mga parameters nga naka-stipulate diya sa imong registration license, mo nang imong limitation. Halimbawa na mga FM station nga nasita na mo nga ang location nila na sa poblasyon. Oo. Di ba? And yet gibutang nila dito sa isa ka lugar nga taas ang bukid. Oo. Na dili lahi nang straight, no, dili ang straight sa location is Jupiter Street, no. Oo. Bawa lang. Oo. Nagbutang og kining relay o repeater. Oo, murag ana.
mas samot na sa ka illegal, no? Mm. Ang ilalang dinahin mo is bali nila sa isa ka barangay na naibukid tapos dito ibutang din magbutang sila sa kana magbutang sila o relay o sana kanang STL. Oo. Oh. Wow. So due to transmitter link radio na. Oo. Oh, oh. So actually ang STL ko na kunay permit, no? Kaya mag transmit ba na o mo receive ko o signal. Signal, no? Mm. Oh, so na kunay permit to so, dili na siya nga na. So actually na aming mga nasitakod niya mga amigo na to ba no? So they were advised to modify their license kung i-allow, no? Ang MTC. So, amuna sila kita gaan a year kaya ang process biya sa Manila, no? Gubot, dilipod siya yung anak kapas-pas kahit ang mudahan ni pandemya. Oo. Sir, kita gaan sila a year, no? Oo. Ang pangutalan nila karon sir, sa toang mga kaigsuunan, nga hinay, kinapawan, tinuod lang, pinakalabad yung kayong signal sa telcos, no? Gani, diri sa mga sa Paco lang, ha? Doon ay area diri nga, bisag, doon naman ang tani sa poblasyon, pero hinay kay in taong kayong signal, mangita pa ka, magawas pa ka sa imong balay, mangita, mulakaw-lakaw ka sa dalan para makakita lang kag signal. O say, matabang nga sa NTC ni ini para mapanindot po ng serbisyo sa telcos. Oh, sakto na siya. Actually, ang isang interesan, anak nga nung iyan, ang ginapawan kay, ang ginapawan mo, ang iyang terrain ba, no? Ang, ang structure sa iyang terrain kay na ay mga bukid. Hilly part, na ay paubos. Mm-hmm. So, ang katong mga pataas, okay na siya. Katong medyo paubos na po, dito na sila apektado. Then, na ay mga bukid-bukid gamay, so apektado dito sa likod. Ang isa ka solusyon, anak, mudugang itong sila site. So not just to say nga ang coverage for example sa telco is 90% 92% coverage na sila, no? Mm-hmm. Pero na yung mga area nga na, siguro sa ilang study wala mo nila makita nga na ay bukid dito so apektado dito all the while nga makaabot ang signal dito pero na may mga hilly part nga mabanggaan, mabangga dito ang signal. So, dili na na makalaos. So, magugang gin sila o cell site, no? So, kung ato na tanawon, na may gihimo karon ang panggobyerno na to, no? Na nagiwala naman kaayog yun ka ng mga requirement, no? Sa LGU para pagtukurong towers. In fact, karon gani, wala na gani ina-require ang NTC permits. Isa, basta tukod lang sila og towers, saka na lang ang NTC. Mm-hmm. No? So, mauna na siya karoon ang palisiya. Then sa LGU na po, katong mga barangay resolution, wala na siya gina-require, no? Katong mga public hearing sa mga constituents, wala na nag-require. Even dila sa mga subdivision, no? Sa mga balay. Eh, usahin man good, kung ano ba, isa ka lot owner, na nakipag-contract sa telcos, for example, na butahan ang lote niya sa towers, then usually, ang homeowners association, dili yung sabot, so wala mahimo ang telcos sana, no? So, karoon nga panahon, tungkol ang joint memorandum circular, dili na kinanglan, wala na po powers ang homeowners association to hold, no? Ang pag-construct sa towers, for as long as nga nag-agree ang lot owners, kaga ang telcos, then wala na mahimo ang homeowners association ana. Mm-hmm. Matuloy gin ang permit. Ang i-comply na lang sa telcos ana katong mga minimum requirements na ginaasa ang LGU sa building permit. Tumo na lang ang ilang gina-require ana. Oh, at least sa giluagan na gamay sa gobyerno og naga-expect kita no nga sa madaling nga panahon mapa-improve sa mga telcos ang ilahang serbisyo kay ang mga katawhan baya ni gasto na o willing pud mo gasto para mahatag lang ang gwapong quality nga signal nga gikinahanglan pud sa ilang mga anak nga nagatuon karon. Sir, salamat jud kay sa gayon naghatag nimo natong programa. Sige, Lloyd, thank you, ha. Thank you kayo. Uh-oh. Sa balik-balik, Lloyd. Oh, yes, no sir, opo. Kay daghang patahisgutan. Medyo ipit lang kita sa oras. Anytime. Okay, salamat. God bless. Salamat yung kaayo. Mga katinig ninyo nga nabati ang Regional Director sa National Telecommunication Commission. National Telecommunication Commission 12, si Director Froilan Hamyas. Dagang pata hisgutan pa unta, but doon na patay laing mga schedules. Anyway, mga katinig, alas 6:53 ng atong oras. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
Pagkaon nga kulang sa nutrients. Walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi. Siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbohong ipailang-ilang. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate. Kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural o mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Palatian Impas. Mapalit sa mga butika. Mga kayo panas ganado sa produktong sigurado. MM Face Premium. Muabags pag asenso. Ang inyong mga baboy, manok o bibe. Baka o kabayo, kanunay pakana. O MM Face Premium. Aron paspas ang pagdako o maayong resulta. MM Face Premium. Maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:55 na mga katinig ang atong oras. Diretso kita sa itong pakighinabi no, sa spokesperson sa 6ID Philippine Army. Nasa linya sa itong komunikasyon na si Lieutenant Colonel John Paul Baldomar. Sir, good morning. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Yes sir, good morning po. Good morning din sa lahat ng inyong tagapakinig. Opo, dispense at na-delay po yung aking pagtawag batay sa ating schedule. Ano po? Sorry ho talaga. But anyway, makibalita po kami ano dahil doon sa ginawa pong matagumpay na operasyon, search warrant operation ng ating tropa diyan sa Pikit na aresto yung isang commander ng BIFF na sinasabing bomber daw po. At may mga nakatakas pa ito na kasamahan. Ano po yung update doon naman sa pagtugis sa kanyang mga kasamahan po? Well, sa ngayon sir, nakafocus pa rin tayo dun sa force operation sa kasamahan niya. Mm-hmm. But just the same, we are also focusing on interrogating the bomb suspect na nahuli. This was conducted with the joint efforts of the Philippine Army, specifically ng 602nd Brigade and the Philippine National Police of North Cotabato. Itong si Commander Alvin o si Tauki Payapat ano yung kanyang totoong pangalan, saan daw po nag-ooperate ito? Ito sir actually si Commander Alvin under ito siya sa BIFF Karyalan faction. Oho. At siya ay naatasan ito ni Karyalan na mag-conduct na at mag-ipon at mag-conduct ng bombing para ma-prove na they are still in existence. Mm-hmm. Kaya naghain tayo ng isang search warrant sa kanyang tirahan diyan sa Pikit, North Cotabato. Yun bang kanyang kasamang nakatakas? Ano po ito? Bomber po ito o tauhan lamang nito? Itong si Alvin, ito siya yung Special Operations Group officer ng kanilang grupo. Uh-huh. At ang mga kasama niya nakatakas ay mga kasamahan niya. Mga tauhan lamang ho nito? Oo, mga tauhan niya lang po lamang sir, mga nakatakas. Pero yung target talaga ng ating operasyon na identified na may-ari ng facility na ating ginandakan ng search warrant ay ito si Commander Alvin. So ibig sabihin po, malaking kawalan ito sa hanay ng BIFF Karyalan faction? Tulad po ng sinabi namin, yung ating gobyerno ay bukas para sa kanilang pagbabalik loob. Pero kung hindi sila
makikipag-cooperate sa ating gobyerno, ay ito yung magkakahantungan. Yung is either ma-arrest po sila o yung pag-neutralize sa kanila. Oho. May mga armas pong mga na-recover, sir. Nasaan na po ngayon? Yung armas po, sir, na na-recover sa ngayon ay under na po. Binigay natin sa custody ng Philippine National Police for proper disposition. Ito ay pitong armas na na-recover sa kanila. Ito ay isang M16, isang M14, isang M1 Garand Rifle, dalawang shotguns, at isang 45 caliber pistol and 38 caliber pistol. Na-recover din sa kanya yung dalawang improvised explosive devices na kanila nang assemble at iba't ibang sangkap pa sa pagpagawa ng bomba. So ano po yung mga kasong kakaharapin po ngayon ang nasabi hong BIFF pa, Commander? Una-una, sir, he's facing yung kaso na illegal possession of explosives. Meron din siyang illegal possession of firearms at iba't ibang kaso pa, sir, kasi maliban po sa mga kaso na to, may mga existing cases din siya na hiniain sa iba't ibang lugar dito sa North Cotabato. Maliban dito sa kanya, sir, sa matagumpay na operasyon ninyo kahapon, may report na panibago na namang bakbakan between ito MILF naman at BIFF, Karyalan faction din, sa may parte naman ng barangay Tuwayan sa Dato Hofer Ampatuan. Yes, sir, ang lugar na yan kasi, sir, hindi na maiwasan na magkabakbakan sila diyan. Dahil itong Karyalan faction ay insisting na mag-operate diyan sa area na yan. Alam naman natin, sir, yung mga MILF, ang lugar na yan, that is one of their declared camps, at itong grupo ni Karyalan ay talagang kina-challenge yung existence ng MILF dyan sa lugar na yan. Kaya nagpapang-abot ang dalawang grupo dahil dito sa ginagawa ni Karyalan na kung hindi na sana without the existence itong BIFF, yung lugar na sana na yan ay tahimik na because of the peace negotiation of the MILF with the government. Oho. So ang siste po ngayon, kumusta po yung sitwasyon sa area? Kasi may mga report kami nga natanggap na may mga sibilin daw pong lumikas. Yes, sir. Hindi maiwasan, sir, kasi that is a community ng mga MILF and together with their families at saka ibang civilian na dati na nag-i-exist o naninirahan sa lugar na yan. Sa ngayon, sir, we have the MILF and the CCCH. Sila po muna ang mamagitan sa gulo na yan. Specifically dyan sa pag-control ng MILF. Tayo naman po sa part ng kasundaluhan, tayo ay nag-assist sa kanila on whatever extent na kaya natin. Just a week ago po, nagkaroon tayo ng indirect fire support na binigay natin sa kanila para po mapa-atlas natin itong mga BIFF na ito. Oho. Sir, maraming salamat po sa panahong binigay po ninyo dito po sa ating programa, sa mga impormasyon na ibinahagi po ninyo sa ating pong tagapakinig. Magandang umaga po ulit. Good morning, sir, at mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Mga katinig, inyong nabati ang spokesperson sa 6ID Philippine Army, si Lieutenant Colonel John Paul Baldomar. So, maunay update no dito sa naarestong bomber sa BIFF diha sa may Pikit Cotabato o sa natigayong panagsangka tali sa mga miyembro sa BIFF o MILF diha sa may sa may Dato Hofer sa Ampatuan, Maguindanao. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Wala na kita igong oras. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Manamilit na ako. Ako nga partner na si Kabong Ponyo. Musunod ng alas 7 balita. May bundag kaninyong tanan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipasco Tabato ang ihang pagpatumar sa